Magandang gabi sa inyo. Welcome back ulit sa ating channel at sa video ito, update tayo sa katapos lang laban sa EASL sa pagitan ng Meralco Bolts at ng Japan B-League champion na Ryukyu Golden Kings. So, na-stun ng Meralco Bolts yung Ryukyu Golden Kings mga bayo, no? Tinalo nila sa score na 97-88. Sobrang ganda ng laban. Very close fight, guys. From first quarter hanggang fourth quarter, akala ko na nga talo na yung Meralco Bolts sa mga dying seconds ng fourth quarter, pero nagkaroon ng mga miracle play si Chris Newsom, yung buzzer beater 3 niya, and then yung crucial 4-point play niya na kung saan yun yung nakapagpadala sa overtime para sa Meralco Bolts with 80 apiece. And then doon na nga sa overtime, doon na tuluyang umalago yung Meralco Bolts, lumamang na sila, dumistansya sila sa Ryukyu Golden Kings. In fairness naman sa Ryukyu, hindi kompleto yung lineup na pinadala nila dito or ginamit nila dito. Mabay, no? Wala dito si Carl Tamayo. Okay? So, hindi siya naglaro. Okay? And then yung ibang mga players din ng Ryukyu hindi din naglaro. So, pero yung Meralco Bolts, unti-unti na siya nagiging kompleto kasi bumalik na sila Chris Banchero at Alin Maliksi sa lineup nila. So medyo lumakas na sila ngayon kaya nakasungkit sila ng panalo sa EASL. Okay, so ngayon ang current standings ngayon ng Meralco Bolts mga bay sa EASL is 1 win and 2 losses. Samantalang 3-1 at 1 loss naman ang Ryukyu Golden Kings. So undefeated sila coming into this game. Nanguna para sa Meralco Bolts si Zach Lofton with 35 points. At si Chris Newsom with 27 points. So, next game ng Meralco Bolts, mga boys, dito na sa Pilipinas. I think December 22, yung next game nila kontra sa Seoul SK Knights. So, baka natin kung magtutuloy yung panalo ng Meralco Bolts sa EASL. First win nga pala ito ng Bolts sa EASL, simula nang sumali sila. Yun lang mga boys, maraming salamat sa panonood.